po ang Noah's Ark Dog and Cat Shelter sa Sitio Irong, Barangay Tabo, Mabalacat, Pamaga. Ang Noah's Ark po ay nag-start noong December 2018. Dito po, nag-start po kami na nag-decide po ako magtayo ng shelter dahil before po ako ay donor lang, pero naisip ko na bakit hindi ang mismong area ko ang tulungan ko dahil nakita ko po na maraming stray sa amin. So, nag-decide po ako na mag-rescue muna ng isa doon sa aming subdivision at yung pong aming pusa. Nag-start po ako mag-rescue ng cat doon sa subdivision namin. Una, kinuha ng apo ko and then inalagaan namin dahil may sakit. At doon po kami nagtuloy-tuloy na makapagtayo ng shelter. Ang shelter ay naitayo namin sa pamamagitan ng isang kaibigan na tumulong sa amin para gamitin ang lupa niya. At sa tulong din po ng ibang mga tao, by donation po, kami po ay nabuo po namin ang aming shelter. It so happened lang po na after 2 years, kami po ay na-demolish dun sa aming shelter. Kung kaya naging sobrang struggle na po namin, dagdag pa po dun yung nagkaroon po ng pandemic na sobrang naapektuhan po ang aking business na nagsusupport po sa Noah's Ark. Nung nag-start kami ng Noah's Ark, nag-start muna kami sa isa. And then, may dumating na 6 from Cavite. Then, nag-start kami ng mga 11. Hanggang nagkaroon na kami ng sunod-sunod, halos every other day na rescue po. At umabot na po kami noon ng nasa 40. And nung nagkaroon po kami ng event sa isang mall, nakapagpa-adapt po kami ng 16 dogs at saka 4 kittens po at the time. Kasi talagang dogs lang noon eh, pero may mga naghanap po ng kittens. So ngayon po, dahil nga po medyo nag-stop po kami, dahil nga sa nangyari sa amin na paglilipat po namin, meron po kami ngayon 30 dogs at meron kami 40 cats. Kasi po nag-stop din kami sa cats dahil nga po nagkaroon kami ng outbreak last year ng parvo sa mga pusa. So, diretso naman po yung aming pong pag-rescue, pero yun nga lang po, pagka-rescue po, papagamot, vaccine, and then diretso po sa anak po. Wala pong pumapasok sa amin dahil nga po sa naging situation. Kaya doon na po talaga ako nag-ask ng help to our page po. At nagpapasalamat po ako sa mga follower ko, sa mga tumulong ko sa amin, na maitayo po ulit itong bagong Noah's Ark po. After 2 months po, nakita niyo naman po na naitayo po namin sa sadyang mahirap po talaga ang pag-shelter po kasi a day po gumagastos kami ng 1.5 para po sa pagkain po nila. Wala pa po doon yung mga caretaker at saka yung pagpapagamot sa ospital. Pero sa tulong po ng mga tao at lalong-lalo na po ng Panginoon, kami po ay nakasurvive po at kami po ay nagpapasalamat po sa inyo na. Ngayon pong first week ng December po, mag-start na po muli kami. Mag-rescue na po ulit, kaya pwedeng-pwede na po kayo ulit sa amin mag-message. Hi, PUPreparent! Ako po si Leia Ibuna, ang owner at founder po ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter. Ay nagpapasalamat po sa inyo sa pag-nominate niyo po sa amin. Ako po ay nagpapasalamat sa TopBreed dahil po sa sobrang gustong-gusto po ng mga dogs ko talaga po ang inyong food. At hindi lang po kayo nakakatulong sa mga dogs, sa help po ng mga dog, kundi nakakatulong din po kayo sa mga shelter dahil po sa mga sinishare ninyong pagkain at sa pag-sponsor nyo po sa amin. Maraming maraming salamat. Always keep your dog healthy, inside and out with TopBreed.